bago sa saksi na baril ng kapwa-estudyante sa kanilang paaralan, ang 19-anyos na estudyante sa Aklan. Sa Surigao del Sur, patay ang babaeng tinamaan ng bala sa gitna ng operasyon ng mga pulis. Saksi si Kent Abrigana ng GMA Regional TV. Dead on arrival sa ospital ang 21-anyos na babae matapos tamaan ng bala ng baril sa Bislig City sa Surigao del Sur. Pero ang babae, nadamay lang pala. Lunes ng gabi nang magsagawa ng operasyon ng pulisya laban sa isang wanted person. So nailang i-surveillance dito ng wanted person. Ang kasuari ng wanted person is murder. Pero nakatunog umano ang target na minamanmanan siya. Kaya nagtangka raw siyang bumunot ng baril. Doon na raw nagkaputok ng baril ang dalawang operatiba ng PNP. Pero hindi tinamaan ang sospek na agad tumakas. Ang tinamaan, ang 21-anyos na babae. Hindi pa raw tukoy kung bakit naroon ang babae. Base sa investigasyon ng pulisya, tauhan nila ang nakabaril sa biktima. Nag-undergo sila o paraffin test sa karon, tapos nag-prepare ang time kung ma-determine kung kinsa yung nakaigo sa ila. Definitely, nag-prepare ang istasyon o kaso against sa pulis. Kay kinahanglan ng yun nga managot. Sinubukan ng GMA Regional TV na makapanayam ang kaanak ng babae, pero hindi na sila nagbigay ng pahayag. Tuloy naman ang hot pursuit operation laban sa nakatakas na sospek. Narecover sa crime scene ang dalawang fired cartridges at dalawang motorsiklo na pinaniniwala ang pagmamayari ng wanted person. Sa isang paralan naman sa Numansia, Aklan, binaril sa tiyan ang 19-anyos na estudyante ng kapwa niya estudyante na 16-anyos. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang grupo ng sospek at biktima. Isang sumpak o improvised 12-gauge shotgun ang ginamit ng sospek sa biktima. Pagtumbaganay, amo na to dayon ang hindi nga si ICL na according sa atin niya witness, naging kuha sa iyang bag na amo na abi nga ginamit niya pag zero. Pero ang according naman sa si ICL, sir, naagaw niya kuno at ginamit nga na kuno niya kuno sa pihak ng mga grupo. Only by ang mga record na sa mga sa police station na mga doon yung problema mo nga, identify mo lang isang dahon. Hindi raw na monitor ng kanilang security guards ang dalang baril dahil sa aktibidad sa paaralan. Nasa intensive care unit pa ang biktima, habang nasa kusudiya naman ng MSWD ang suspect. Nakatakdang isa ilalim sa counseling ang sangkot na estudyante. Para sa GMA Integrated News, Kent Abrigana ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.